Good night, Tita. Bikinin sa ako. Kamusta kayong lahat? I hope okay kayong lahat, guys. Hindi ko alam kung ipapublish ko yung Q&A kasi ang gulo-gulo ng aking Q&A. Ganito kami, oh. May Jessica, mayroong Jennifer na umiiyak. Guys, as nakikita nyo, ang aking mata ay namamaga kasi parang nabubuang ako, guys. Kailangan ko ng doktor ngayong araw na ito. Ang aking utak ay parang hindi ko maintindihan, as in. Ang reason ng lahat ng ito, guys, is depression. Hindi ko alam, parang sometimes I am positive all the time. Yung natatawa lang ako, tumatawa, smiling face. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Yeah. Iwan ko ba, guys, naranasan nyo ba itong ganito na parang mag-strike lang bigla yung depression, tapos marami kang naiisip na negative sa utak mo. Mami, one like. Mami! Hindi ko talaga mapigilan ng aking utak, kaya as in, most of the time, I am smiling, I am just all relaxed, hindi ko naiisip yung mga problema. Pero ngayon kasi, guys, parang lahat-lahat ba naipon? Parang feeling ko na gusto ko ng break sa aking sarili. Gusto ko ng break, as in break sa aking sarili, okay. Na ako lang mag-isa. Gusto ko matulog na ako lang muna mag-isa. Kasi alam niyo yung nangyayari, guys. Itong dalawa, yakin. Tapos most of the time, ako lang yung nagdi-deal sa kanilang dalawa. Pag nandito si Mister, wala naman din paki yun kasi pagod din siya sa trabaho niya. Kaya, pagod ako, as in, pagod ako. Iba talaga, pag nasa Pinas tayo na, kasi maraming nakakahiram ng ating bata, maraming gustong mag-alaga, maraming makasalitan. Ngayon, ako, tignan niyo ako dito, guys, para akong unggoy. Para akong unggoy na na-depress. Kanina pa ako iyak na iyak, ang dami kong iniisip sa aking buhay. Hindi ko matapos-tapos yung Q&A kasi tumutulo yung aking luha. Every now and then, tumutulo yung aking luha. Iwan ko ba, guys? Sometimes in life, I am weak. Sometimes, may day talaga na weak ako. Marami akong iniisip. Tapos, dami nang napapasok sa aking utak. Na ganito, ganyan. Marami, as in mix. Tapos, umiiyak na naman ako. Hindi ko alam kung paano to i-handle yung ganito, guys. Kagabi kasi, itong dalawa, iyak nang iyak. Ako lang. Punta na naman ako kay Jessica. Punta na naman ako kay Jennifer. Parang too much ba na 24 hours silang umiiyak. Tapos ako lang mag-isa. Magluluto pa pagka nandito na si Mister. No one can understand the life of a housewife. Wala talagang maka-understand sa atin, guys, na lalaki. Kasi hindi nila alam ba kung ano yung feeling na magiging housewife. Tapos meron pang ibang mga lalaki, mag-cheat pa sila. Hindi nila alam kung gaano kahirap yung trabaho ng housewife. Most sa lalaki, sinasabi, ay, pagod ako, nagtatrabaho ako sa labas, ganun. Hindi nila alam na mas pagod yung mga babae kasi nasa kanila lahat. Pagluluto, paglilinis, pag-aalaga ng bata, pag-aalaga ng husband, itong ganito. Pag umiiyak ang bata, too much na, mayroon pang isang badlong. Na, Jennifer. Iyakin na si Jennifer, iyakin si Jessica. Ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting. What's wrong? Oh, mapakog ito. What's wrong? It's you. Look at your kuan picture. What? In the camera. Inaantok ang baby. Wow, my face! Tanong ako ni Mr. kanina kung ano yung mas mahirap, pagtuturo or pag-aalaga ng bata, pagiging kuan. Naisip ko, guys, na mas relaxed yung pagtuturo ko pala dati. Nung single pa ako, wala pa akong anak, hindi ko pa kilala si Mister. Kasi yung iniisip ko, yung akin lang sarili. Hindi ko iniisip yung ganito ganyan, anong nangyayari sa aking Mister, yes. Bakit siya nadidepress, ang dami. Mahirap sa wife, no? Mahirap sa atin mga asawa. We need a break.
I need a break. Gusto ko talaga ng break sa aking sarili. Yung akin lang talaga break sa aking sarili, guys, na ako lang mag-isa, matulog ako mag-isa, na alam niyo, gusto ko talaga maranasan ni Mister na kasama itong mga bata na to, kasi hindi siya nakaka-relate ba kung gaano kahirap mag-alaga ng bata. Mo sa Mister, hindi makaka-relate kung gaano kahirap mag-alaga ng bata kasi hindi nila alam kung gaano kahirap mag-alaga ng bata. Sometimes naiisip ko, ay nako, ang buhay natin mga nanay hindi talaga easy. Even though we're trying to stay positive, sometimes talaga guys, pag nagsama na talaga lahat ng problema, masasabi talaga natin na gusto natin ng break sa ating sarili. Yung alam niyo, yung magsasama lahat, yung meron niyang problema sa iyong buhay, sa iyong pamilya, sa mga bata, sa iyong asawa, yun, maiiyak ka talaga guys. Parang feeling mo, kailangan mo ng break sa sarili mo. I really needed a break talaga, guys. I need a break. Tapos, meron pang vlogging. Hindi ako nagko-complain sa inyo, guys, ha? I'm just sharing what I feel. Kasi, ito ang realidad ng aking buhay. Hindi ako always happy. Sometimes, I am so soft in my heart. Umiiyak ako ng walang dahilan. Nadidepress ako ng walang dahilan. Ay! Merong dahilan kasi meron man akong iniisip na marami. Kaya, swerte ako guys, pag nag-comment kayo, natatawa ako, nakpa-smile ako, kahit hindi ko man kayo ma-replyan lahat, swerte na ako. Kaya, I never stop vlogging kahit meron akong nababasa mga bad comments kasi marami naman kasing good comments yung nababasa ko. Kayo yung hinuhugutan ko ng lakas, tapos yung nanay ko sa Thailand always na nakikinig sa akin. Yung friend ko na nandito na si nanay. Nanay yung tawagan namin. Siya din yung nakikinig din sa akin. Pag meron akong problema, tinatawagan niya ako kasi alam niya man yung number ko. Ano yan? Siya friend ko sa Sarah. Sa same school kami. Tapos nakamere din siya ng puti. Same na kami. Nandito kami sa UK. Tapos until now, we're still good friends talaga, guys. Super good friends talaga. Siya yung tumulong ng pag-process sa passport ni Jessica. Yung mga papers. Kasi matalino siya ba? Hindi siya kagaya nakin nga. Kuwan man ako. Uy, bububo man ako sa English. Pag meron akong problema, problema siya yung sinasabihan ko sometimes na pagod na ako, bakit ganito, ang buhay. Ito yung realidad ng ating buhay, guys. Pagtulog si Jennifer, kailangan kong paliguan si Jessica, maglinis ng bahay, magluto, lahat-lahat. Kasi pag nagising, hindi na ako makagalaw. I cannot hold my phone most of the time, kahit gusto ko. Kasi meron akong ito, meron dyan. Dalawa sila, nagsasama-sama, nagre-remix, parang disco yung aking life, guys. Oh, na, see? Ito yung realidad ng aking buhay, guys. Pag iiyak ito, iiyak yung isa, ako lang mag-isa. Kahit nandyan si Mister, kasi natutulog lang man yung Mister ko, kahit pagod sa trabaho. Pero sometimes it's too much, hindi ko na kaya yung... Sasabihin ko na lang, I really need a break sa aking sarili. O yung, alam nyo ba yung matutulog... Makakatulog ka anytime you want. Makakagawa ka ng gawaing bahay anytime you want. Kaya, kung meron mang mga husband na nakikinig nito, love your wife because you don't know what your wife is doing. Hindi nyo alam yung effort ng mga asawa ninyo na sobra-sobra. Even you work hard, ang asawa natin na mga mister, even you work hard na sa labas, hindi pa rin nyo mapantayan yung trabaho ng pagiging asawa kasi nasa kanila lahat. Kayo, nagtatrabaho lang. Suwerte ng lalaki, oy, nagtatrabaho lang. Tayo, alaga ng bata, paligo, lahat-lahat, lain, many to mention, paligo, pakain, luto, trabaho, laba, hugas plato, lahat-lahat na, as in. Kaya masasabi talaga natin na mas lucky ang mga lalaki sa buhay nila kasi tayo, oh, tignan nyo guys, ako naiiyak ako sometimes, ha? Sinasabi ng aking nanay na stay positive lang, kaya-kaya yan, go. I am a strong person, I smile most of the time, pero sometimes kung naatake ako ng aking pagkakabaliw, pagkakabuang guys, hindi din, kikita nyo yung weak Elgin sa harapan ninyo na naiiyak din ako. I'm easy to smile, I'm easy to kuan. Handle problems, yung tawa-tawa lang, pero ganyan kasi ako, tawa-tawa lang, pero in one day, parang
Example, one month, I'm smiling most of the time. Pagkasunod araw, lahat ng problema sa isang one month, naiipon yun sa aking mind. Naiipon yun siya lahat. Doon pa mag-sink in lahat. Kaya, nadidepress na ako, umiiyak na ako. Marami na akong iniisip. As in, marami na akong iniisip. Sometimes, naiisip ko na pag-uwi na lang ng Pilipinas. Kasi, oh, tingnan nyo si Jessica, oh. Ito siya, dinidisiplinan ko to siya, guys. Pero, nag-iba talaga yung ugali niya. Parang, iwan ko ba, oy? Why your character change? Hindi na siya, instead of being that she will be matured kasi nandito na si Jennifer. Guys, alam niyo, mag-change ako ng diaper sa kanya. Maglalakag-lakag, magdadagandagan pa kami dyan. Parang naglalaro kami ng habul-habulan. Kanina, umiyak ito kasi pinalingguan ko. Tapos, pagkatapos maligo, nagtawil. Ay, nagtakbo-takbo man siya. Tapos, marami pa akong gagawin. Tapos, si Jennifer natutulog. Sino bang nanay hindi magagalit dyan? Nagalit ako. So, hindi ko siya nilagyan ng damit. Shout-shout siya. Bakit wala daw siyang damit? Sabi ko sa kanya, kung hindi ka nakikinig sa akin, hindi din ako makikinig sa'yo. Para mag-learn ba siya, guys? Kasi, hindi talaga siya nagle-learn. Spoiled kasi. Spoiled. Na-spoiled si Jessica sa kanyang tatay. Nahayaan lang kasi siya kung ano. Yes, you're spoiled. You should be good girl kasi you're big girl now. Tapos si minessage ko ang aking asawa nga. Gusto ko na ng break sa aking buhay. Kaya nag-iyak na naman to. Iyak na ang iyak siya. Tapos mayroon pa itong mag-iyak ng iyak. Sabi ko, it's too tiring 24 hours being with the kids na iyakin. Sa lahat ng ayaw ko, yung mga batang iyakin, okay lang ako pag hindi sila umiyak. Pero pag umiyak na, guys, gaya ng ganito, oh. Tapos magpapasaway pa, ay naku. Nasasabi ko sa talaga, sinabi ko sa aking asawa sometimes, nagre-regret ako kasi yung buhay ko dati, single pa lang ako. Sarili ko lang yung iniisip ko, magtatrabaho, mayroong mga bata. Mahirap mag-work, wala namang buhay na hindi mahirap. Alam ko, mahirap lahat, pero yung magsama-sama, bitaw lahat, guys. As in, sobra-sobra na. Nag-work ako dati, sarili ko lang ang iniisip. Tapos meron akong partner na tayo. Yan, ganito ang buhay ko, guys. This is the reality of the life. Oh, nag-wild si Jennifer. Yan is 1/4 lang yan sa kanyang wild. Ito din, mag-wild din to. Oh. What's wrong? You should be good girl. Okay. You should be good. When mommy is talking to the camera, you should just behave. You're like that. It's not good. Dagwayo, ang dagwayo. Say hi, titas. Uy, serious din siya, oh. Uy, serious na yun, oh. What's that? Wait. Ito. Ay, siya mo na. Ayan, not sleepy. Ha? Ha? Not sleepy. Ay, siya. No. Ayan, not sleepy. What's wrong? Sige, tabian. You're not sleepy? Huh? You're not sleepy? You're not sleepy? Are you not sleepy? Yes. The way. Hi guys, 8 PM na pala dito. Kagigising ko lang kasi natulog ako, guys. Aking ineres ang aking mind ba? As in, super yung ating mind setting. As marami-maraming sitting, marami-maraming iniisip sa buhay. Chinat ako ni Mister na amazing daw ako, ganito, ganyan. Marami siyang sinabi. Tapos kanina,
pagdating niya, hinayaan niya lang ako na matulog ako. Kasi alam niya pala na tinutupak na naman yung kanyang asawa. Sabi niya sa akin kanina na alam ko may tupak ka na, kagabi pa lang na feel na daw niya na mayroon na akong tupak. Kaya hinahayaan niya lang ako. Tapos yun, nag-order siya ng pagkain para pakainin ako. At pinahatid niya kay Jessica dito. Ganyan yan siya pag nuyo siya sa akin, guys. Pag meron akong tupa, nahayaan niya lang ako. Tapos pagkatapos, manunuyo yan siya sa akin sa kuan food, ganoon. Tapos, hindi pa rin ako totally okay, guys. Pero at least, nakarelax na yung aking isip. Nakarelax na si Jennifer dito. Is gising na naman siya. Jessica is tulog na. Maagang natulog si Jessica. At least man lang nakarelax ako ng kunti, guys. Hindi ko alam mo eh. Sabi na aking Mr. Goodnight, mami. Sabi niya, I hope magiging okay na daw ako bukas. Sabi ko, magiging okay din ako. Iba kasi ako pagtupakin, guys. Ganito ako pagtupakin. Parang mga 3 araw, 4 na araw, ganun ako. Parang moody ba ako? Tapos marami akong iniisip. Pag may iniisip ako, ayaw kong imikan yung isang tao. Kagaya ng aking Mr. Pagdating niya kanina, hindi ko siya inimikan. Wala. Wala lang. Parang nakikipag-usap siya akin, parang walang nakikinig sa kanya. So natutulog na pala kami, guys, kasi ito yung aking baby dito. Oh, gising pa siya. Kailangan ko na din siyang patulogin. I hope na okay kayong lahat, guys. I will be fine. Nabubuang lang ako. Nabubuang ba? Super stress sa buhay, kaya yun. My wish is my command na natupad din yung wish ko nga na ano yun? Bag-break ako ng ang ingay ni Jennifer. Kanina nakapag-relax talaga ako kasi natulog lang din si Jennifer. Tapos si Jessica doon sa tatay niya. Naglalaro sila kanina. Yun. Ka-relax ako kanina ng konti. At ngayong gabi medyo relax ako kasi hindi sila masyadong nagwa-wild. Hindi kagaya. Ala. Sabo mo na itong baby natin. Anala, oh. Hello. Ang sabi na baby na mo. Hi, tita. Okay. You're not sleeping? Huh? You're not sleeping? Why you're still awake? Huh? Why you're still awake? Ganyan, oh. Tingnan nyo siya, guys. Awake pa talaga siya. Which one? Why you're still awake? Shout out everyone, tita. Ang aking mami, merong tupak. Allah. Saan man na? You're not sleeping? Do you wanna talk to titas? Huh? Huh? Agui. Hey, wanna talk to titas? Agui. Agui. Let's show them your sister. Dito si Jessica, guys. Natutulog siya. Nawawa din ito. Marami siyang rashes. Halaka. Grabe ang singot ni Jessica. Ayan siya, oh. Natulog na si Jessica. Uminom ito ng... Hala, pinainom pala ito ng tatay niya ng tsokolate. Ayan, bumaliktad. Ito yung katabi niya. Di ba? Wow. Yan yung laptop ko, guys. Diyan ako mag-i-edit mamaya. Ang habol, oh. Magtutulog na kami kasi. Kaya nakabuklas na lahat ng habol. Ay, say na good night to titas. Kaya mag-sleep na. Say good night. Good night. Usi. Say good night, titas. Usi. Is that the way you say, is that how you say good night? Say good night, titas. Ina, ina titas and titus. Say good night. Ring, ring. Na bye bye. God bless. Sorry kung may tupak ang mami namin tonight. Kanina. Parang baliw.
Ito na talaga yung ating life, guys. Sometimes we're happy, sometimes we're sad, but life must goes on. Life must goes on. Salamat ng marami, guys. Hindi ko alam kung ipapublish ko yung Q&A ko. Nagdadalawang isip talaga ako sa aking Q&A, guys, kasi hindi talaga siya formal yung parang joke kay Jessica Maina, Jennifer umiiyak. Kaya pag-iisipan ko pa, and I hope you have a nice day. Good night, everyone. Matutulog na ako kasi si Mr. natulog na doon sa kanyang kama, sa kanyang kwarto. And paalam ng marami. Paalam ng marami. Paalam sa inyong lahat. Salamat ng marami sa support. Mag-good vibes na tayo bukas. Hindi na tayo magkukuan, mag-iinar, mabubuang naman. Ganito kasi ako, guys. Ipapalabas ko yung aking pagka-abnormality kasi pag itatago ko ito sa aking self, mabubuang ako. Good night. Bye-bye.